Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong math problem coming from Engineering Mathematics Algebra and tinanong to ng isa sa mga subscribers natin. Pero before natin sagutan to, shoutout muna kay Jestel Armosilia, kay Norman Digma Romulo at saka sa mga Lodi Cakes nating mechanical and future electrical engineers na nag-aantay ng result this week. And just pray mga Lodi Cakes, always look on the brighter side of life. Positive lang po tayo. And hopefully, by God's grace, magiging engineer na po tayo this week. And all is well, mga idolo. So, two students were asked to solve a quadratic equation, ax squared plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. One of them made some mistake in writing b and found the roots 3 and negative 1 half. The other also made mistake in writing c and found the roots as negative 1 and negative 1 fourth. What should be the correct roots? So, ang hinahanap dito mga Lodi Cakes, ano daw yung correct roots? Kasi yung isa daw, nagkamali kay B. Yung isa naman nagkamali kay C. So, paano po ba natin gagawin yan, Sir IJ? Okay, ang pinaka-general or pinaka-standard form ng quadratic equation natin is given by ax squared plus bx plus c equals 0. Okay? Tapos, binigyan ka ng dalawang roots. How do you determine the quadratic equation? So, ang gawin natin kasi dito is, ang best gawin natin dito is to make some assumption na ang gawin natin na value ng a is equal to 1 for both quadratic equations. So, if a is equal to 1 in both quadratic equation, so pwede nating sabihin that a quadratic equation with two given roots can be written as x squared minus sum of x plus the product equals 0. Sir IJ, ano itong sum? Ano itong product? Ito yung sum ng dalawang roots natin. And product, yung product ng dalawang roots ng given quadratic equation. Without solving for the roots, madedetermine natin yung sum and product by this form. If naalala nyo yung negative b over a, tsaka c over a, yun yung product. Sum and product. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, first thing, kunin natin yung unang estudyante. So, meron tayong 3 and negative 1 half. So, yung sum nito, for the student A, let's say. So, for student A, yung sum natin will be equal to 3 plus negative 1 half, which is equal to 5 over 2 kapag ginumpit natin, mga idolo. Okay? Lagyan natin ng parenthesis. Tapos, yung product naman natin will be equal to 3 multiplied by negative 1 half, which is equal to negative 3 over 2. So, applying this, magkakaroon tayo ng quadratic equation na x squared minus 5 over 2 x kasi yung sum natin is 5 halves minus yan plus product. So, since negative to, magiging minus 3 over 2 equals 0. So, ito yung kay student A, mga idolo. Okay, proceed tayo ngayon kay student B. So, ano yung sum nung nakuha ni B? So, yung sum natin is negative 1 plus negative 1 over 4 that is negative 5 over 4. Whereas the product of the two roots obtained by student B is negative 1 multiplied by negative 1 fourth, mga idolo, that is equal to 1 over 4. Gamitin natin to. So magkakaroon tayo ng, ito yung kay A. So for B, magkakaroon tayo ng x squared minus yung sum. Ang sum natin ay negative. So, magiging positive na siya, Sir IJ, kasi minus negative, that is plus 5 over 4x, don't forget the x, plus the product equals 0. So, ito yung A, ito yung B, ito yung C. Ito yung A, ito yung B, ito yung C. So, gawin natin, lipat natin to sa kabila para mas makita natin yung comparison. So, we have B equals x squared plus 5 over 4x plus 1 over 4 equals 0. Saan nagkamali si student A? Sa B. So, ibig sabihin, guys, ito, mali ito. Okay? Nakinig, ha? Saan nagkamali si student A? Sa B. So, mali yung negative 5 halves. Whereas, yung student A nagkamali sa lowercase b. Tapos, si student B naman nagkamali sa C, mga idolo. So, ibig sabihin, ito ay mali. So, ibig sabihin pala niyan, ito yung tamang value ng B. Ito yung tamang value ng C kasi hindi natin sila na-cross out eh. Right? So, formulating the correct quadratic equation. So, the correct quadratic equation will be x squared. Anong value ng B dapat? Yung kay student B.
plus 5 over 4x minus 3 over 2 is equal to 0. And then, pag sinimplify natin yan mga logic x, multiply both sides by 4. So, we have 4x squared plus 5x minus 6 equals 0. And then, factoring, or you can use your calculators na rin, mga idol, oh. So, we will arrive at 4x multiplied by x. And this is for the value of 2, and this is for the value of 3. So, this is positive, and this is negative, equals 0. So, equate both factors to 0. So, ang lalabas na mga roots natin, or the correct roots for the quadratic equation, are x equals 3 over 4 for this case, x plus 2 equals 0, so you have negative 2. So, ito na yung magiging correct roots natin for the given quadratic equation. So, sana guys, klaro, and if ever naman na may naguluhan kayo dun sa part ng solution natin, please let me know so that we can clarify it as much as possible para mas maintindihan yung maigi. And sana, kahit paano na-refresh kayo sa basic algebra nyo for today's video. And I hope you all the best. And maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. God bless you always. Bye-bye and thank you.